Hello guys, magandang umaga. Happy farming. Ngayon ay dito tayo sa aking baboyan. Update tayo sa aking mga native na baboy. Nailipat na natin si Karen at si Gina dahil lumalaki na ang kanilang tiyan. At lampas 2 months na kaya kailangan dagdagan ng kanilang pakain hanggang mag 100 days. Tapos kukontrolin natin kapag malapit ng manganak para hindi sila mahirapan manganak. Kawayan lang ang kanilang divider guys. Sa ngayon, kung ano lang muna ang meron tayo, yun lang ang gagamitin natin para sa kanilang pabahay. Marami naman tayong tanim na kawayan guys. Ang importante, hindi sila nauulanan kapag dumating ang tag-ulan. Sa divider naman, okay lang kahit hindi masyadong mataas. Dahil mababait naman ang aking native na baboy. Hindi katulad ng ibang native na mataas tumalon. Guys, may nakaready na rin tayo na tuyong dahon. Ayan guys, dahon ng saging. Para kung sakaling malapit na silang manganak, ay may mailagay tayo para gawin nilang pugad. Ganyan ang mga ugali ng mga native na baboy. Gumagawa ng pugad kapag malapit na manganak guys. Kung wala naman kayong dahon ng saging, pwede rin ang ipanang palay na nakukuha sa mga rice mill or kusot ng kahoy na nakukuha sa mga furniture or testisan. Malapit lang rin kasi ang magpagkukunan ng dahon ng saging dito sa aking baboyan, kaya yan ang kinuha ko. Update ko kayo guys kapag malapit ng mga anak si Karen at si Gina. Sana guys marami ang anakin ng native na baboy natin. Yan guys, kapag buntis ang baboy, ganyan guys, tahimik lang sila. Pasukin natin guys. Gina, bigyan mo akong maraming biik ha. Ha, Gina, tingnan naman nyo guys oh. Kapag kinalabit yung kanyang tiyan, ay gustong gusto niya oh. Yan, buhay na yung mga didi niya guys. Gina, bigyan mo akong maraming biik ha. Hindi tayo kay Karen. Si Karen, siya yung medyo mailap sa kanila. Ayan, medyo mailap yan guys. Karen. Laki na nun siya ni Karen. Ayan guys, oh. Ilang kaya ang anak mo, Karen, ha? Bigyan mo ako maraming biik, Karen, ha? Higa. Wah, gustong-gusto mo rin ah. Karen, higa mo ako maraming biik. Yan guys, tingnan nyo ang babait ng mga lahi ng native pigs ko. Ang laki na nansya ni Karen oh. Tingnan nyo natin kung tumitibok. Ah, gumagalaw na guys. At nang hinihingal si Karen. Ganyan kapag buntis ang baboy guys. Bumibilis na yung paghinga niya. Bilog na bilog guys oh. Karen, bigyan mo maraming biik ha. Guys, mauna pa ito mga anak kay Gina eh. Ayan o, may gumagalaw. Bali,
katapusan ng July, mga anak na to guys. Ang gagawin natin sa December natin ibibenta pang lechonin size, dahil mahal ang lechonin size sa December, mga 18 kilos hanggang 14 kilos yan guys. Ito gumagalaw na talaga, oh. Gumagalaw na siya. Si Karen at si Gina guys ay first time lang mga anak, kaya titingnan natin kung ilang bake ang ibibigay nila sa atin. Ang lakas talaga ng galaw, no? Ng galaw ng tiyan niya. Guys, ito yung pre-range area natin. Yan, dyan sila galing. Ang matira na lang sa pre-range area natin ay si, yan, si Bernadette, si Bana, saka si Max. Ito si Bernadette. Si Bernadette guys ay first time lang rin yan na buntis. Unang buntis niyan guys. Si Bana naman ay pangatlong pagbubuntis na niya. Yan si Bana guys, ang pinakananin nilang lahat, maliban lang kay Max. Dahil si Max ay binili na natin sa ibang nag-aalaga ng baboy, para hindi tayo ma-inbreeding. At may lahi na yan guys, na Durox. Tinipid lang natin sa pagkain para hindi siya masyadong lumaki, para kayang-kaya niya pa rin, kayang-kaya siya ng mga babae natin na native na baboy. Kaya naman natin pinili guys na may lahi na yung ating maging lalaki, para ang magiging anak nila ay, yan na galing kay Max, ay mabilis lumaki at mabilis natin maibenta, dahil may lahi na yan guys. Si Ivana pala guys ay pinabulog natin sa hyper. Yan ang plano natin dyan guys, kaya natin pinabulog sa hyper, para yung magiging anak niya na mga babae ay gagawin natin inahin. Pwede natin i-partner sa kay Max, dahil hindi naman niya anak yon. Guys, sa ngayon ay dito muna si Ivana at si Bernadette sa pre-range area natin, para malaki-laki ang kanilang galawan, dahil wala pang 2 months ang pinagbubuntis nila, kaya kailangan pang kontrolin sa pagkain. Dahil kapag binusog natin lagi sila, yan, ay may posibilidad na matunaw o kakaunti lang ang aanakin nila. Ganyan lang guys ang ginagawa ko sa aking mga native na baboy. Update ko ulit kayo guys, at sana subaybayan nyo ang mga videos na i-upload ko. Paki-subscribe naman guys ng aking channel, para lagi kayong updated. Maraming salamat guys, at sa susunod ulit.